this is Shop Talk. I'm your favorite news anchor and Queen Kuring. Before the year ends, we'd like to talk to some of this year's newsmakers, including myself, to know how 2009 has been for us, what we did last Christmas, and what we are looking forward to in 2010. Excuse me, this is my show. I am so sorry. Ang galing mo naman, Kuring. Welcome back to ABS-CBN. Tapos na ba leave mo? Hindi pa. Eh, kaya nga humihingi ako ng paumanhin kasi kahit ako'y naka-leave, maupo lang ako rito. Parang na-force of habit ako at nanunumbalik ang aking years in this studio mismo. Kamusta na ang married life? Masaya naman. Punong-puno ng K. Anong K? Kaligayahan. Ano pa? Kasiyahan. Kodakan. Ano pa? Dahil nga panahon ngayon ng Kapaskuhan. Ano pa? Ano pang K? K. Siyempre, nandiyan ang 1K. Ang 1 kilo na sing-sing na binigyan sa akin ni Maramdamin. Ikaw, kumusta ka na? I'm fine. Teka muna, don't ask me questions. Ako yung nag-interview. Teka muna. So, how was your honeymoon? Merry Christmas nga pala. How was your honeymoon? Alam mo, parang TV show din, napuputol-putol ng commercial interruptions. Kasi pagkatapos ng aming people's wedding sa Santo Domingo, na syempre ang dami-dami tao namin inasikaso, nagmukhang people's power. Syempre yung aming original honeymoon na gusto, which was in Italy. Kasi nga, syempre yun ang gusto ko sa Italy. I trust and love you. Tapos po, napunta muna sa Japan. Diba? Japan. Just a partner at night. Kaya lang hindi rin eh. Kasi pagdating doon, naging busy rin kami. Kasi nakipag-meeting na siya sa mga workers natin doon and performers. So, really? Pagdating doon, natulog lang ako. So yung Tokyo naging un-Tokyo. Pero hopefully, di ba sabi naman nila, and you should know, di ba, na every day should be a honeymoon. Mm. Lalo na pagka ganitong panahon, the Christmas season, napakasaya. Simoy ng hangin, ano? Okay, taga muna. Kamusta naman yung di ba sa wedding nyo, nandun si John Santos, di ba? Ay, oo. How did you react when you said? I made sure na nakalagay siya sa lugar na nababantayan ko kasi nag-worry ako. Mag-aaway kami ni John pag naiuwi siya ni Mar by mistake. Oo, problema niya madalas eh. Alam mo ba si V at si Ralph? Muntik magkaroon ng problema noon kasi si Ralph, naiuwi si John. Mga 2 months. Talaga. Eh, ito naman si John. Hindi naman niya alam mo. Eh, kasi natatakot. Siguro baka mauwi sa away. Pero 2 months, naiuwi siya ni Ralph. Unbeknownst to Ate V, kaya kasi naman mag-away pa kami ni John, eh doon na lamang muna siya. Sabi ko, hanggang dyan ka lamang. Yeah. Wait a minute, yung ring na yan, yun ang gift ni Mar sa'yo. Mar, anong Ramdamin. Gift mo sa kanya? Ay, ang aking pagmamahal. Oo, aking kay commitment. Diba? Alam mo naman, ang aking pagmamahal sa kanya, eh, marubdob. At kitang-kita sa isip, salita at sa gawa. Oo, Kuring, parang nawala yung dito sa pisngi. Ay, ba talaga ang nagagawa ng love sa iyo? Kapag in love ka, sobra-sobra, ang ganda nga ng first Christmas ko. Oo, what happened? It was so hot. Well, alam niyo naman, syempre kahit malamig ang Pasko, dahil nariyan na si Mars sa buhay ko, medyo mas mainit ang Christmas. And you know what I mean. No, I don't. Can you explain? Eh, kasi sira ang aircon namin ngayon. Sira ang aircon namin, kaya medyo init ng konti. Alam mo naman, medyo matagal-tagal na rin nakatayo yung bahay na iyan. Diyan sa Cubao. At least, ang ikinasasaya ko ngayon, may kasama na akong mag-decorate ng Christmas tree. Alam mo, paglagay ko nung star sa ibabaw. Noon, tumutungtong ako sa ladder. Bababa lang ako. Ngayon, may nagbuhat sa akin ng ganyan. At tinitigan niya ako sa aking mata, face to face. Eyeball to eyeball. Pupil to pupil. Ubod na misyan, sinabi, Kuring, nakailang keso di bola ka. Parang bumibigat ka yata ng konti. Sabi ko, hoy, ano ka ba? Binantayan ko naman ang aking diet. Okay. For him, masaya din naman ang Christmas for him. Kasi, pasensya na ha, I'm just letting you talk and talk eh. Kasi you talk so much anyway, so. And anyway, we're friends naman, so go ahead. For the people of Cubao, syempre, hindi namin kinalimutan ang duties ni Mar. Hindi nga lang siya nakilala. Umikot siya ng Cubao na naka-Santa Claus costume. Namimigay ng mga goods, mga Christmas goodies. Naiba lang siya kay Santa Claus kasi hindi siya gumamit ng sleigh. Gumamit siya ng pedicab. Ewan ko naman kung bakit siya ang napagod. Eh, ako ang pumadyak. Ewan ko naman. Napagod ako? Wait, but it was really a nice white Christmas for me. Siyempre white Christmas dahil nandun ako sa... Talaga. Sa bahay na puti. Teka muna, may baby na ba on the way?
Ay, nako, alam mo, isa lang ang sagot ko dyan. Ano? K. Ano naman K? Kami na lang nakakaalam nun. Oo, di ba? Siyempre. Ay mo ba nasabi ko na sa press, kung ako ay naging napaka-tapat at mabuting kapamilya, siguro naman, pwede naman ako mag-wish kay Santa Claus na ako rin ay magkapamilya. Uh-huh. Di ba? How many kids would you like? Ay, kung ano, kung ilan ang ipagkakaloob ng tadhana, ikaw ninenervous ako sa'yo. Ha? Bakit naman? Tanong mo. Nasabi ko na nga sa isang mga panayam sa akin, pwede ba one miracle at a time? Diba? Nasabi ko na kay Ricky Lowe. Okay. Alam mo, na-insecure ako. Ayun tuloy, nag-re-ring yung telepono ko. Pero na-insecure ako sa'yo. Napakarami kasi mga fans. Ang dami-dami fans na tumatawag sa atin. Nakaka-insecure ka? Alam mo ba yan? Bakit naman? Paano yun? Baka mawalan ako ng show, diba? Hindi, huwag ka mag-alala. Kasi alam niyo naman, napaka-dramatic ng aking buhay nitong taong ito. Palagay ko pagbalik ko rito sa himpilan nito at the end of my leave, parang drama naman ang gusto kong subukan. Like, what do you mean? Maalaala mo kaya? Ganon? Oh, pero ang dating dapat rated K, di ba? Rated MMK. Oh my gosh. O kaya parang soap. Ano nga ba yung mga soap dyan, di ba? May bukas pa, may bookcase pa. O kaya, may bukas pa, K. Or may okay. K ka pa, bukas. Okay. Mag-meeting na kami nila Santino. Pero alam mo, hindi tayo pwede magpa-awat lamang dyan. Why not comedy? Mm-hmm. Sabi nila next year daw ay ang pagbalik ng comedy sa himpila na ito. Ede, okay. Okay. Teka, New Year's resolution, Kuring. Well, because you're a very dear friend of mine, alam kong hindi naman naka-escape. Alam mo naman ang mga kwento-kwentuhan dyan na minsan ako ay medyo perfectionist, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Minsan meron din naman tayong trademark temper ba o signature sweetness para nagsasabayan sa akin. Sabi nila araw-araw na lang daw ako'y laging may pinapagalitan, di ba? Ako ay very strict. Well, for this new year, ang aking resolution ay every other day na lamang. Okay. Eh kasi napansin ang aking makeup artist, Miss Kay, ha? You're too strict. Mm-hmm. Pili ko. Kailangan baguhin ang makeup artist. Okay. Pinalitan ko na makeup artist ko. Ay, talaga? Okay. Teka, as a politician's wife, kasi paano yun, ano? Feeling mo siguro mananalo si Mar. So, as kung a vice president's wife. Alam mo namang yan ay nasa kamay ng mga voters. Mm-hmm. Siyempre, pagka nangyari yun, ang una kong kailangan linawin, kung ano ang itatawag noong mga manonood. Kasi, vice lady nga ba? Second lady nga ba? Ah. Second vice? Hindi ko naman masyadong acquainted. Basta I will be a person na walang vice. Uh-huh. Yan, my only vice is Mar. My goodness. Alam mo, marami kasi nagtataka. Paano nga naman doon beauty ko? Kung di ba mahalal si Mar bilang vice, pwede. Alam mo kung anong beauty ko? Vice ganda. Wow, okay. Is there anything else you'd like to add, Kuring? Maraming salamat, syempre, sa inyo at sa lahat ng dumalo sa aming wedding at sa lahat ng patuloy pa rin nagpapadala ng Christmas gifts and even wedding gifts. Mm-hmm. Kasi naman nakalimutan kong tanggalin ang aming pangalan sa wedding bridal registry ng buong Cubao. Oo, kasi para, tsaka sa lahat ng klase, ha, yung mga medyo may mas may budget sa mga department store ng Cubao. Mm-hmm. Para dun sa mga nagtitipid sa budget, sa Marmer's Market. Marmer's. Pero kung talagang gusto ninyong magregalo sa amin, iregalo niya na lang sa amin ang inyong pagmamahal. Okay. Si Mar, kagaganda na regalo sa akin ni Mar. Pagmamahal. Alam mo naman ang puso ni Mar. Kasi laki ng Araneta Coliseo. Teka muna, akala ko ring yung regalo niya yung Christmas. Sinabi ko, happy na ako sa love. Because Christmas won't be the same without him and I should just receive and give love on Christmas Day. Alam ba original na gusto niya irigalo sa akin? Ano? Yung buong Cubao. wala siyang mahanap na gift wrapper na ganun kalaki. Kahit ribuhan, wala. So, uh-huh. Love. Yun ang kailangan ko from you, Mar. Okay, thank you, Kuring. And thank you also. Mag-extra na sana ko, pero since inumpisa mo na, ikaw na rin lang mag-teaser to the gap. Go ahead. We will be talking to the present and former occupant of Malacañang after this break. Stay tuned. Shop Talk will be right back.